ang ating daily gospel meditation. Magpasimula tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo at sumayo rin. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, bigyan mo kami ng liwanag at grasya na kilalanin na si Jesucristo ang aming Panginoon ang siyang pinagmumula ng kapangyarihan, kagalingan at ng buhay. Kami man ay lumulog ngayon sa aming Panginoon na pagalingin anumang aming karamdaman, anumang aming mga suliranin ay niluluhog namin sa Kanya upang kami mabigyan ng tunay na kaluwagan at kagalingan. Iniling namin to sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang ating magandang balita ngayon ay kuha kay San Lucas, Kapitulo 5, versikulo 12 hanggang 16, ang magandang balita. Noong si Jesus ay nasa isang bayan, isang lalaking ketongin ang lumapit sa kanya. Pagkakita ng ketongin sa kanya, ito'y nagpatirapa at namanhik sa kanya. Ginoo, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling. Hinawakan siya ni Jesus at ang sabi, ibig ko, gumaling ka. Pagdakay nawala ang kanyang ketong at pinagbilin niya siya ni Jesus, huwag mong sasabi nito kanino man. Sa halip, pumunta ka sa serdote at pasuri. Pagkatapos, maghandog ka ng haing inyutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Ngunit lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus, kaya dumagsa ang napakaraming tao upang makinig at magpagamot sa kanya. At Jesus ay lagi napupunta sa disyerto na puok at manalangin. Ang magandang balita ng ating Panginoon. Makikita natin sa Ebanghelyo kung paano pinagaling ni Jesus ang ketongin. Ngunit tinanong muna siya kung ano ang kanyang ibig sapagkat lumulhog ang ketongin na pagalingin siya. Sinabi ng ketongin sa kay Jesus, kung ibig mo Panginoon, ako'y pagalingin, ako'y gagaling. Ang maganda po sa dramang ito ay hinipo ni Jesus, hinawakan ni Jesus ang ketongin at sinabi, ibig ko, gumaling ka. At gumaling ang ketongin. Ito ay nagpapatunay na si Jesus ay nagbibigay lunas sa anumang karamdaman, anumang ating dinadala. Kaya ang ketong ay hindi lamang po isang pisikal na kasakitan, kundi meron din po na tinatawag na ketong ng espiritu kung saan tayo na separate sa community at tayo rin ay parang merong virus na nakakahap. Ano man po ang ating suliranin? Ano man ang ating dinadala? Ano man ang ating hinaharap? Lumuog tayo kay Jesus at sumampalataya, sabihin, Panginoon, kung ibig mo, ako'y iyong mapapagaling. At ramdamin nyo ang paghipo ni Jesus, paghawak ni Jesus, at dinggin ng kanyang salita, ibig ko, gumaling ka. Pagpatuloy po natin ating panalangin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin kami sa aming mga sala, tulad ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. At huwag mo ipaintulot sa tukso at ayadya mo kami sa lahat ng masasama. Amen. Ipagdasal po natin ang lahat na nakikinig sa ating programa na way bigyan sila ng kalunasan ng Diyos. Napasa kanila ang kapangyarihan ng Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayo rin. Pagpalain kayo lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat at God bless you.